Hello mga atin! Welcome to our Together Series! Ako pala si Dugaza What? At ako naman si Bagirriri. Grrrr! So Bagirriri, anong gagawin natin ngayon? So meron tayong pinrepare dito na mukbang. So it's parang kanta niya, Korean inspired since actually luma na nga siya. Matagal na, so ngayon lang kami nagkandak na aming mukbang. Ang gagawin namin is habang nagmukbang kami, meron kami mga tanong na nakarain dito. Nag-download kami ng isang application. Yes. At habang kumakain kami, syempre magsasagutan. Yeah, para yeah, exciting at may twist, di ba? Correct. So, let's get it on! Let's get it on! Okay. By the way, si Bagirriri is my partner in life. Yes. Aww. We've been together for almost how many, two years? Yeah, 2 years. Hindi alam ko kung medyo uncertain pa. Haman sa rilang namin. Kaya napagkasundoy din namin mag-conduct nito para nga... Almost na. Yes, para ma-celebrate din namin yung aming 22nd... Mansary. So yun. Sweet naman ang mahal ko. So, let's get started. So, maglalagay muna tayo ng... Kahit ano nandiyan mo yun. Pagkintabi, minsan kasi gusto na namin kung tayo kumain. Diba? Pwede ko yung antilag kumain. So, ayan. Lagyan mo na natin ng butter. Ay! Butter! Ah, pero okay lang naman since non-stick, diba? Sige, hindi. Parang gusto ko yung butter. So, nakaka-excite kasi first time din namin na mag-mukbang at home dahil nag-mukbang kami since before pa mag-lockdown-lockdown. Nakakain pa ang lahat sa labas pero since medyo hindi na rin wise, so dito na lang kami nag-conduct sa loob. Ito na rin kung gagamitin lang yung mga atin, ano? Pagpasensyahan nyo na po, ano? Kami lang hindi kakain. Or hopefully mabusog namin kayo sa aming gagawin. Panonood sa amin. At sana sa mga tanong na ano, maitatanong, sana meron kang mapulot ng mga kaalaman. Aha! Ganon! Ganon, girl! Tama ba, bad girl? That's really right. Itong grill na ano na ginagamit tayo, first time din namin ito halos gagamitin. Kaya magaling na naghugas kami ng kamay bago kumain. So, so prepare ko na to. Kaya mga batang nanonood, maghugas ng kamay bago kumain. Ayan. So, especially pa, handling this, ano, magpupulang ka tayo ng mahal. Yes, go. Especially handling this, ano, this stuff na syempre mainit. Kailangan may provision din ng mga parents to, at saka kayong mga tatanda. Dahil ito ay mainit at pwedeng maka-accidente or makapasok. Corrected, Mai. At saka nagpe-prepare si Mahal ang konting prutas dito. Merong watermelon, saka ito. So, finally, that's dragon fruit. Dragon fruit. Mabuting so, pinakain ng mga prutas bago kumain ng mga heavy meat para mas mabilis ang digestion. Kasi full of fibers pag mga prutas mabilis. Ngayon, let's go na sa first question. So, maglilagay lang tayo ng sesame. My favorite oil. Napakasarap. So, ano bang brand to? Heinz! Baka naman po. Agad na! Okay, unang question. Ano ang pinagdadaliwang tuwing ika 30th ng November? Ano yung mahal? Una, Labor Day. Pangalawa, Bonifacio Day. Pangatlo, Independence Start Day. Pang-apat, Rizal Day. November 30. November 30. It's Bonifacio Day. Bonifacio Day, so let's check. So, dapat review-review pagka mga... Tama! May questioning portion, di ba? Pangalawang channel. Sino ang tinagurian na The King, the Philippine movies? Fernando Po. Bisa mo ba maubusan na tayo ng question? May minutes pa lang. May second. Sino ang kilalang host ng The Buzz? Tito Boy. So, ayun. Nakakailang ano, right answer na tayo. Tatlo. Pang-apat na tanong. Saan matatagpuan ang Chocolate Hills? Saan nga ba? Siyempre, alam na lahat yan. Siguro naman, no? Sa Bohol, sa probinsya Bohol ba? Akala ko Batangas. O, di gumawa ka ng Chocolate Hills, bro. Bahala ka. O, malapit na yung seconds. So, sa game na to, may tatlong buhay. So, tatlong beses ka lang pwede magkamali. Or else... Okay, pag ilang tanong ba ito? Pang lima ata. So, saan matatagpuan ang gulpo ng Ragay? A. Palawan.
B. Camarines Sur. C. Cebu. Or D. Leyte. Gulpo ng Ragay. Gulpo ng Ragay. Ragay. Parang pinakulang na rin yung kata. Malay. So walang pinakita tamang sagot. Ah, walang nag-a-appear. Okay. Moving forward, ang Baclayon Church sa Bohol ay gawa sa coral stones at... 3 seconds. Coral stones at... chocolate cube. Egg white? Egg white. Tama! Sino ang... Ayan, mag-review muna tayo. Baka naman maubusan tayo ng question. Kaso tuloy-tuloy siya. Ay, ganun. May oras kasi, no? Sige lang. Wala na rin. Sige. Wait lang. Pwede ko naman... So, ayan. Sino ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa larangan ng pagpipinta? A. Guillermo Tolentino. B. Leonardo Locsin. C. Fernando Almosolo. Amado Hernandez. D. Fernando Almosolo. Letter C. Correct. Anong pambansang hayop ng Pilipinas? Tanong mo naman ako. Nakukuna ka lang yung mga... Kasi I'm sorry. Ayan, anong pambansang hayop ng Pilipinas? A. Aso. B. Pusa. C. Kalabaw. D. Baka. C. Kalabaw. C. Kalabaw. Tama. Okay. Ang daming ko rin itong watermelon. Mm-hmm. Pero masarap siya, matamis. Ito na mga parang hindi masayang. Hindi access to play. Yan nga, naglalagay naman tayo. So yun. Hala, ang galing. Nakakatawa, nagigrill na. Kayo ba mga kapatid? Mga ated? Ano nga bang ginagawa niyo pag kumakain kayo? Nagkukwentuhan ba kayo with your family? Or mas pinipili niyo maggalaw? Manahimik? Tapos pagkagutog ka, diba? Focus tayo sa paglapan, ganun. Or mag-scan kayo na mag-scan ng cellphone niyo. Ako, I would prefer na pag kumakain ka, mas maganda nakikipag-usap ka sa family mo. Kasi yun ang time ng family. Siyempre, diba? Importante nga ba sinasabi nila, bonding with your family. Yung pinaka-best way is to have it sa ating mga lamesa sa bahay. Corrected by! So, ito, maglalagay ako ng shiitake. Ito nga pala, maglalagay na ako ng our tanim, malunggay. So, lalagay ako sa aming sa aming so, animal. Ito sa aming noodles para naman maging healthy syempre. At the same time, nakatipid ka pa, di ba? Malong ba? Ilan. Pero kami nitong maliit na taniman ng okay. Mga gulay. Malunggay. Sa kabilang bahay may kamote. Kalbos ng kamote. Yep, sa yep. Kapitbahay may eggplant. Minsan nangunguha kami kahit di namin tanim. Echos! Palaka. So, ito. Bibig ko sa'yo yung... Ano? Ketchup stick. Try ko mag-sense. Naalang natin siya para hindi naman tayo salamat sa sponsor namin ng chapstick. Actually, isang beses pa lang kami kumakain sa ano, ang tawag sa mga ganito? Sa... Sanggipsal resto? Sa sanggip, mga ganyan-ganyan. Pero first time namin sa bahay na magluto ng ganito. And it's, yep, a, bit, it's a bit hard. Kasi... Hindi naman kami nagsanay sa mga ganito, pero it's fun. Oo. Tsaka since ano na nga siya, no, parang very accessible right in our home, magandang bonding din para sa mga family, friends, di ba? Kaya-kaya. Lord, thank you for this food! Amen. Alright. Tuba na ako, mga atit. Kumakaya. Ano siya? So mamaya ulit, ganda tayo ng another setup question. Tapos ng mga Lenore. Tayo ng dalawa, totally yung hiling magluto. Yes. Marunong magluto. So, sa mga nakakakilala, nakakaalam, alam na alam naman nalga yan. Oh, yes. Ang top ng bacon. Oo. Oh, Ano pa ba? Ang sarap. Kain naman din. Ako, gutom na rin ako talaga. Ako mamaya, hindi na ako makapagsalita. Ganito. Once mag-start na akong sumubo nito. Ganda pa lahat ng bacon, sa ako ng nilasahan. Ay, kabay mo puti! Grabe! Ah, I really love it. It's
sarap, nakaka-enjoy talaga yung ganitong moment na ng pag-grill. Exciting. Yung, alam mo yung feeling na bago ka kumain, pinaghihirapan mo yung kakainin mo, di ba? Worth it. Mula sa pagkatrabaho mo, kapagluto mo. Correct. Thank you, please. Yung kanin, mga ano, isang ano, sa kaldero. Oh my God! Sa ibang luto. Sa mga katanong, ba't ka mayroong jacket nga, no? Ayong! Kasi sumukulan. Isa rin napansin ko yan. Pakalamig. Mayroon kami talaga mag-turn ng kulay. Grabe. May gulat factor nga lang talaga pagka nag-grill kayo, lalo na nakaharap kayo. So, medyo mag-iingat din. Baka mga matalsitan yung mga bagets. Mukha natin, especially our eyes. Kaya pala kami. Yung mga most sensitive part, diba? Ito pala pag nagmumukbang, ang daming pagkain. Parang hindi mo lang kung lalagyan sa bibig mo. Makaka-excite. Parang, sa sobrang dami, parang hindi mo na alam yung uunahin mo. Okay. Masunod na matanong. Ano ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas? A. Lawa ng San Pablo. B. Lawa ng Taal. C. Lawa ng Lanao. D. Lawa ng Laguna. Lawa ng Laguna. Antayin natin yun. Uy, tama. Ako, pag kumakain ako, parang okay lang sa akin kahit labo-labo yung kakain mo. Kasi parang magsasama-sama rin naman siya. Saka masarap din yung feeling na nagbimix yung different taste sa bibig, no? Manawin talaga yung sushi makin. Kaso hindi nilagyan ng sausapan. Sa mga tatanong ko, ano itong kulay green? Wasabi po. At hindi ko po pay-gulat ang wasabi. Itong partner ko, ako mahilig sa wasabi. Mahilig sa mga hala! Ang inasamang wasabi. Sige, push na. Sashimi yan doon. Sarap. Titikma ko itong sashimi since is that my favorite dahil nga siguro nung bata pa ako nang hindi napiplis yung taste bud ko. Nailahat mo yun. Okay, next questions. Sinong bayani ang lumpo? Dapat ano, makabataan to. A. Juan Luna. B. Antonio Luna. C. Marcelo H. Del Pilar. D. Apolinario Mabini. Apolinario Mabini. Right! Next question. Saan ang tagpuan ng pinakamalaking perla sa mundo? A. Batangas. B. Palawan. C. Bohol. D. Maguindanao. Hindi malaki ito. Wala. Palawan. Ano ba tawag dyan? Parang... O Palawan. Bagobo ba yun? O parang Bagobo. Palawan. Bagobo yung bahay ng Tula. Okay, next question. Sinong kauna-unahang gumanap na Darna? A. Rosa del Rosario. B. Angel Luxin. C. Vilma Santos. Or D. Charlene Gonzalez. Vilma Santos. Sabi una. Ano pa ba? Darna. Mali, yung isa ata, yung mas matanda. Yung una, o. Okay, so next question. Anong kulay sa ating watawat ang sumisimbolo ng busilak na puso? A. Asul. B. Pula. C. Dila. Or D. Puti. Busilak na puso. Ano daw? Hindi na ako nakapag... Anong kulay? Anong kulay sa ating watawat ang sumisimbolo ng busilak na puso? Ako, malapit ng oras. Nula ang puso. Sorry mga atin kasi talagang gutom na kayo. Wala pa kami kain ngayong araw. Kain araw ko daw. Mukhang talagang gutom na talaga. Gutom na. Wow, ako lang. Sorry. Ano naman to? Ano yung ginagawa niya ba? Pwede ko kaya yun. Ay, so walang imposible sa gutom. Ano ba? Sige, try natin to. So true. There you go. The best. How is it goes? In fairness, kanina yung sashimi pala ah. Ang sarap yun. Tastes good. Gusto ko siya. Siya lang pala pa napapasok yung bibig. Kailangan sumubo-subo ka naman. Alam mo yung
malinamnam siya. Sarap niya. Ang sarap ng cheese. Diba nakakabulbol na kami dito, diba? Diba? Masaya kayo kumakain mga kasamang pamilya niyo or sanay mas gusto niyo mag-isa kayo kumakain. I think everyone prefers na kumain kasamang pamilya naman, diba? Sure. So, seize the moment mga kapatid. Always seize the moment. Pag nandiyan yung nanay, tatay, kapatid, make it a habit na talk to them, diba? Tanong ko sa'yo, katingin mo ba may naitulong na malaki ang teknolohiya para i-connect ang mga tao? Malaki yun naging tulong or advantage. Pero laging dalawa yan. Kumbaga 50-50, it connects people or yung family. Pero siyempre, dahil din sa sobrang paggamit ng gadget, it apart. Salamat. Diba? Struggle is real. It affects, ano? Yun nga, yung pinaglalayo din niya somehow yung mga family members katulad ng pagkakumakain, di ba? Minsan yung iba hindi makapag-pay attention ng pagkain na maayos dahil nadadivert yung attention sa pagsa-cellphone or pag-take pa lang ng picture ng food selfie. Which is, wala namang masama. Pero syempre, ang laki ng kaibahan na. Yeah. Sobrang laking changes na kung paano ikinoconnect ang family members sa bawat isa. Ako, ang takeaway ko dyan, siguro ano, there's nothing wrong sa paggamit ng gadgets while eating. It matters kung paano mo i-control ang sarili mo. Like, for example, si Papa mo or si Mama mo nagtatanong sa'yo ng something, how's school, diba? Are you experiencing something bad or whatnot? I think it's better if you talk to them heart to heart and put down your phones, right? For those kids, for those youngsters na sobrang techie, there's nothing wrong. As long as to limit and control, diba? Limit of using the gadgets. Bigyan din natin ng panahon yung pakikipag-bond natin sa family natin. So ayun na. Salamat mga ate sa pagsama sa amin, sa aming mini mukbang. Na talaga namang umaatikabo. Yes. Sa init, tagakta. Correct. And hopefully may mga nakuha kayong mga lesson kahit pa paano na makakatulong sure, sa inyo in your daily life. So don't forget to subscribe and ring the bell icon para sa mga upcoming videos namin. Correct. And expect better content and more sensible topics. And syempre, you can also comment down your suggestion or di ba yung pwede kayo mag-suggest ng inyong ng pwedeng natin maging content. Okay, bye-bye. Bye.